Okay, no? Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so dito na tayo sa ikalawang hadith, no? Na isyami syar'an. Ano yung batas ng Islam patungkol sa pag-aayuno? So, ito yung tinutukoy dito. Hadith na ito, an Abi Hurairata radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kullu amali ibni Adama yudaa'atul hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 da'ifin. Qala Allahu azza wa jal illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bi yad'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli. Al-hadith muttafaqun alayh. So hadith na ito is na isalaysay ni Abi Huraira, kalungkuran siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng propeta sallallahu alayhi wa sallam, lahat ng gawain ng angkan ni Adan is dinodobli ito. Dinodobli ito na ang isang hasana ay dodoblihin ng 10 hasana. Ibig sabihin, pag ikay nakagawa ng isang kabutihan, so dodoblihin ko ito ng 10 mabuti. Hanggat sa aabot ko ito ng 700 times. Sinabi ng Allah sa hadithul Qudsi, illa as-sawm, maliban sa pag-ayuno. Dahil ito ay akin. Katiyakan ito ay akin. Wa ana ajzibi. At ako mismo ang magbibigay ng gantimpala nito. Mashallah. So, kung ating papansinin ang hadith na ito, is, hindi po ito yung pinagkatiwala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang gantimpala nito. Siya mismo ang magbibigay ng gantimpala nito. No. Bakit? Sabi dito, iniiwan niya ang kanyang pagnanasa at ang kanyang pagkain alang-alang sa akin. Ito ay nagkasunod dito si Muslim at saka si Bukhari. Muttafaqun alayh. So, binanggit dito, sabi niya, ang hadith na ito is nagpapakahulugan ito ng kahulugan ng pag-aayunong sa Islam. Sabi niya, na sinasabi dito, وَهُوَ الْإِمْسَاكُ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالشَّهْوَةِ تَعَبُّدًا لِلَّهِ تَعَالَى وَاسْتِجَابَةً لِأَمْرِهِ وَمُسَارِعَةً لِرِضَاهِ لِقَوْلِهِ مِنْ أَجْلِي وَفِي رِوَايَةٍ يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي. So, sabi dito, ang pagpigil sa lahat ng pagkain at inumin at pagnanasa, ta'abudan nila bilang pagpapaalipin sa Allah subhanahu wa ta'ala at pagtanggap sa anumang kanyang ipinag-utos at pag-uunahan sa lugod ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sinabi min ajli, dahil sa para lang sa akin. Sa isang salaysay, iniwan niya ang kanyang pagkain at kanyang inumin at ang kanyang pagnanasa alang-alang sa akin. So, ang kahulugan dito ng syahwa, wal murado syahwa, al-jima, ibig sabihin ang pakikipagtalik. Yun yung kahulugan. Kung ating titingnan ang kahulugan, yun ang kahulugan. Pero sabi niya, ito ay umaangkop sa lahat ng pagnanasa. Kung ating titingnan, yung original na kahulugan niya is yung pakikipagtalik. Pero sabi niya dito, umaangkop ito sa lahat ng pagnanasa. So, binanggit dito sa salaysay ni Ibn Khuzaimah, yad'u ta'ama min ajli, iniiwan niya ang kanyang pagkain alang-alang sa akin. Wa yad'u syaraba min ajli, at iniiwan niya ang kanyang inumin alang-alang sa akin. Wa yad'u ladhatuhu min ajli, at iniiwan niya ang kanyang kagustuhan alang-alang sa akin. Wa yad'u zawjatahu min ajli, at iniiwan niya ang kanyang asawa alang-alang sa akin. Ibig sabihin, iniiwan niya ang pakikipagtalik alang-alang sa akin.
So dito sabi niya, itinuro sa atin ng dakilang Quran yung panahon ng pag-aayuno. Sabihin may oras ang pag-aayuno. Ayon mismo sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Kumain kayo at uminom kayo hanggat sa maging malinaw sa inyo ang puting hibla mula sa itim na hibla, minal fajr. Ibig sabihin bukang liwayway, ito yung fajr. At pagkatapos noon, inyong kumplituhin ang pag-aayuno hanggang gabi. So, yun yung utos. Ibig sabihin, sa pagitan noon, pagka bukang liwayway, so, hindi na po pinapahintulot na kumain. Hanggat sa hindi lulu. Ito ay nagkaroon ang mga ulama natin ng khilaf. Ibig sabihin, may discussion sila dito. Faminhum man yara annahu mufattiratun mutlakan. So meron sa kanila na ito ay makakasira ng ayuno. Talagang makakasira. Meron naman nagkapagsabi na mas mainam, sabi niya na ipahuli na lang niya. Gawin na lang niya sa yung paglubog ng araw, doon lang siya mag-injection ng pangpalakas na iyon. So sinabi ni, at yun daw ang pinaka mabuti, no? Pag ipahuli niya yung gawain na yun, yun ang pinaka mabuti. No? Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Iwan mo ang mga bagay na ikaw ay nag-aalinlangan. Doon ka sa mga bagay na hindi ka nag-aalinlangan. Then sinabi pa dito ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, manittakashubahati faqadistabra'u lidinihi wa ardi. Ibig sabihin, sino man ang umiwas sa mga pag-aalinlangan ay kanyang nailigtas ang kanyang reliyon at ang kanyang dangal. So ang pangangailangan, sabi dito, pangangailangan ng turok na ito, injection na ito, is kadalasan ito yung mga karamdaman na pinapahintulot naman sa kanila na hindi mag-ayuno. So, ibig sabihin, alam natin na pag yung may sakit, no, is kailangan na ng yung meron na siyang matinding karamdaman, no, nangangailangan na ng mga ganong injection, no, so hindi na siya mag-ayuno. Kasi pinahintulotan siya ng pananampalatayang Islam. Tungkol naman sa ito is injection para siya ay madumi, no? Makapagdumi. So sabi dito is hindi ito nakakasira ng ayuno. Hindi nakakasira ng ayuno. Halimbawa, ang isang tao na hindi talaga makapagdumi, so yun lang yung paraan, no? Injection siya para makapagdumi. So hindi po ito makakasira ng ayuno. So dahil hindi naman ito pagkain o katumbas ng pagkain. Bagko sabi niya, no, dahilan na mababawasan ang laman ng tiyan. Matatanggal yung laman ng tiyan. Then, binanggit pa dito, hindi nakakapinsala ng pag-aayuno ang paggamit ng gamot na para sa asma o kaya naninigip ang kanyang hininga. Oh, ito yung inhalation, ay? Inhalation. Oh, yun, no? Pwede po yung gamitin. Oh, no? Pwede po yun. Kasi bakit? Ayon po sa mga scholar, ito ay usok lamang. Diba? Yung ginagamit sa kwan, wala naman yun, hindi naman yung kwan. Hindi daw ito umaabot sa ating tiyan. Bagkos ito ay hanggang sa ating baga lamang. Sa ating baga. At hindi rin ito pagkain at inumin. Na kahit pa man ito ay umabot. Sabi niya, na maliit na bagay, o ito ay hindi pa rin makakasira sa pag-aayuno. Dahil ang katumbas nito is dito nila isinukat ito sa
para din siyang nagmumog o gumamit ng siwak. Doon nila ibinase. Kasi ang paggamit ng siwak, nalalasaan natin. Pero hindi naman ito nakakasira ng ating ayuno. At ganoon din, no, yung eye drops, no, hindi po ito nakakasira ng ayuno. Binanggit dito. Hindi ito nakakasira ng ayuno. Ngunit ang nose drop, no, ito ay makakasira sa pag-aayuno. No? Bakit? Dahil sabi niya ito ay dumadaan sa ating tiyan at sa ating lalamunan. O, no? Na doon dumadaan, sabi niya, sa ating ugat. No? So, nabanggit dito, no, ni Lakit Bani Sabira radiyallahu anhu, sabi niya, wabalik fil istimsyaki illa antakuna sa'iman. Sabi niya, paabutin mo, sabi niya, yung pagsinghot mo ng tubig. Ikaw, ibig sabihin, ikaw ay suminghot ng tubig maliban lang na ikaw ay nag-aayuno. So, yun po yung mga kabilang dito. Ngayon, dito tayo sa ikatatlong hadith. Fisya'in min fada'il siyami. Mga kabilang sa kabutihan ng pag-aayuno. An Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kullu amali ibni Adam yudha'afu hasanatu bi ashri amthali ila sab'i mi'ati da'fin. Qala Allah ta'ala ila sawmu fa innahu li wa ana ajzi bihi. Yada'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli. Walissa'imi farhatan, farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbi. Wala khulufu fi fami as-sa'imi atyabu 'inda Allah min rihil misk. Muttafaqun 'alayh. Hadith na isalaysay ni Abu Hurairah, kaluguran siya ng Allah, katotohanan ang sugo ng Allah, sumakaninawa ang kapayapaan ay kanyang sinabi. No? Ito ay katulad din nung nasa unang hadith na binasa natin. Lahat ng angka ni Adan ay dinodoble ang kanilang mga gawain. Na ang isang mabuti ay dodoble nito ng 10 mabuti hanggat aabot ito ng 700 times. Hanggat sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala maliban sa pag-aayuno. Dahil ito ay akin at ako mismo ang magbibigay ng gantimpala nito. Dahil iniiwan niya ang kanyang pagnanasa at ang kanyang pagkain alang-alang sa akin. Ito yung karugtong. No? At sa isang at ang taong nag-aayuno ay meron siyang lisaimi farhatan. Merong dalawang kaligayahan ang taong nag-aayuno. No? Farhatun inda fitri, siya ay nasisiyahan kapag kaharap niya ang kanyang pagkain. Yun ang una. Nakasiyahan na maramdaman ng isang taong nag-aayuno. Pagkaharap na natin ang ating pagkain, eh siyempre, no? Nasisiyahan tayo. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Ang ikalawang kasiyahan ay kasiyahan sa araw o sa oras na makakaharap niya ang kanyang Panginoon upang ibigay ng Allah ang gantimpala ng kanyang pag-aayuno. At yung pagbabago daw, wala khulufu fam as-sa'imi at yabu 'indallahi. Yung pagbabago ng hininga ng taong nag-aayuno is higit na mabango, no? Para sa Allah. No? Mirrihil misk, mula sa mga pabango. Oh, ibig sabihin, yung amoy ng hininga natin is para sa Allah, is mas mabango ito sa lahat. Hanapin na yung pinaka mabangong perfume, no? Mas mainam pa rin yung para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, yung pagbabago ng ating hininga. So dito sabi niya na ito yung pagpapatunay sa kabutihan ng pag-aayuno na ito at ang laki ng kanyang gantimpala para sa Allah subhanahu wa ta'ala. At meron dito apat na mga kainaman na binanggit sa amin dito. Una, no, katotohanan ang mga nag-aayuno ay ibibigay sa kanila, iwafuna ujurahum bighayr hisab. Ibibigay sa kanila ang kanilang gantimpala na hindi na ito kailangan bilangin pa, timbangin pa. Oo, no? Bakit sabi nito? Katotohanan ang mga gawain, lahat-lahat
ay dinodubli ito, no, dinodubli ito, na ang isang mabuti ay dublihin ng 10 mabuti hanggat sa aabot ito ng 700 mabuti. No, sabi niya, maliban sa pag-aayuno, dahil ito ay ang Allah subhanahu wa ta'ala ang magdudubli nito ng maraming beses. No, hindi alam kung gaano karami. No, mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Doon na pag-alaman natin na isang mabuti is dublihin ng 10 hanggat aabot ito ng 700 times. Pero pagdating sa pag-ayuno, ang Allah ang dudubli nito na hindi alam kung gaano karami ito. Tanging si Allah lamang ang nakakaalam nito. Kaya't sinabi, binanggit dito, dahil ang pag-aayuno is kabilang ito sa pagtitiis, no? Pagtitimpi. Kaya't sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab. No? Katiyakan, aming ibibigay ang gantimpala ng sinumang nagtitiis, no? Na wala na, na hindi na ito titimbangin. No, no? Masyaallah, ang mga tao mapagtiis ay hindi na tinitimbang ang gantimpala nila. Oo, baga dubli-dubli. So, binanggit dito ni Auza'i, kaluguran siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi na daw sinusukat o tinitimbang ang gawain nito. Bagkus kung ano na yung masasalo. No? Hindi na kailangan timbangin pa. Bagkus kung ano na yung masalo. Oh. So, yun ang una. Ikalawa, nakainaman nito, katotohanan ang Allah subhanahu wa ta'ala is kanya itong sinarili. Itong pag-aayuno na ito ay sinarili ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi na ito pinagkatiwala. Sa lahat ng mga gawain, sinarili ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pag-aayuno na ito. Na siya mismo ang magbibigay ng gantimpala nito. Dahil sa ito ay, ang pag-aayuno na ito is, napapalob dito yung haba ng oras. Haba ng oras. Hamatin mo mula pagsikat ng bukang liwaywa hanggang sa paglubog ng araw. Kaya sabi dito, no, na matatagpuan mo sa isang nag-aayuno, fakda syahwataw. Ibig sabihin, nawala na siya ng pagnanasa. Nawala yung kanyang pagnanasa dahil sa pag-aayuno. Kaya nga may sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na pag hindi mo kaya mag-asawa, no, is mag-ayuno ka. Mag-ayuno. Dahil yun ang makakapigil sa ating pagnanasa. So, yung walang kakayahan mag-asawa, hindi niya kaya yung dalawang bagay na yun, yung financial at physical, so mag-ayuno siya. Dahil yun ang makakapigil sa kanyang pagnanasa, sa kanyang paningin. So, dito sa hadith na ito, ganun po. No? So, kumbaga, dahil doon, sa pag-ayuno ng isang tao, no, is mawawala yung kanyang pagnanasa. Lalo na sabi niya, pag sa panahon na mahaba ang araw. Kasi minsan darating ang panahon na mas mahaba yung umaga. Kaya mas marami yung oras na kanilang pag-aayunuhan. So, binanggit pa dito dahil ang pag-aayuno, sirrun bayna abdi wa rabbih. Ito ay pagitan. Ito daw yung sikreto sa pagitan ng alipin at ang kanyang Panginoon. Itong pag-aayuno na ito ay sikreto po ito na pagitan ng kaniyang alipin at ang Allah subhanahu wa ta'ala. Walang nakakaalam nito maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ito daw ay gawaing lingid. No, gawaing lingid. Na hindi ito nakikita. At ito ay hindi ito napapasukan ng riya. Siyempre, kung yun lang ang hangat niya, huwag na lang siya mag-ayuno. Kaya nga siya nag-ayuno dahil para sa Allah subhanahu wa ta'ala, ano pa yung paghihirap niya kung ang hangad lang niya ay para makita siya ng tao na siya nag-ayun. So yun po. Ang ikatatlo na kainaman nito ay katotohanan ang nag-aayuno ay nasisiyahan siya kapag makakaharap niya ang kanyang Panginoon. No? Dahil ito ay makikita niya yung gantimpala ng kanyang ginawa, oh, at dahil sa
tinanggap ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang pag-aayuno. Yun yung kwandon. So, tungkol naman sabi niya sa kasiyahan, sa kanyang pagkain, is ito ay yung kaganapan ng kanyang ibada. Ibig sabihin, ang kanyang gawaing pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kung saan ay pinagkalooban siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, inaufikan siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So yan, yung kasiyahan na ito na ipinapahintulot. Dahil kasiyahan na pagsunod mo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at paging ganap ng iyong pag-aayuno at yung gantimpalang ipagkaloob sa iyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilang panghuli, no? Kasi nandiyan na yung cleaner, no? Ay, ito yung pang-apat. Yung pagbabago daw ng hininga ng isang taong nag-aayuno ay higit na mabuti para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala mula sa mga pabango, perfume. So, at ito ay sa kabilang buhay. Ito ay sa kabilang buhay, no? Sabi dito, dahil sa kanyang pagsunod sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ito rin ang dahilan, sabi niya, no, na para patawarin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala annahu min asbabil magfiratid dunub wa takfiris sayyiat, no, mga kadahilanan na patawarin ng Allah ang kanyang mga kasalanan at buburahin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang mga pagkakamali. Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Abi Hurairah, kaluguran siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, man sama Ramadana imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sino man ang mag-ayuno sa buwan ng Ramadan na ito ay paniniwala niya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at pag-asang pagpalain, patatawarin ng Allah sa kanya ang mga nauna niyang kasalanan. So dalangin natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na ipagkaloob sa atin ng Allah ang mga kabutihan nito at pagkalooban tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng ikhlas, no? Malinis na layunin upang magampanan natin ang anumang ipinag-utos sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil bilang panghuli dito na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qawla zuri wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu, no? Sino man ang hindi umiwas, no, sa pagsisinungaling o pagsasaksi ng kasinungalingan, no, o ang paggawa nito ay walang saysay, no, walang hangad ang Allah Subhanahu wa Ta'ala na iwan niya ang kanyang pagkain o ang kanyang inumin. Sabihin, walang saysay ang kanyang pag-ayon, no, para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, dito tayo magtatapos, no, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.